sobrang lame. Sorry for the term. Noong mga nag-ghost, again, sorry for the term. May mga kaibigan akong ganyan na parati ko sinasabi, sarap ng pukpukin. Know when to say goodbye. Pero halimbawa, kung yung beliefs mo, okay lang sa'yo magnanakaw. Diba? Parang okay lang sa'yo magnanakaw basta nabibigyan ako. Mali na yun. Medyo delikado yung gustong-gustong magkaroon ng jowa. Hi, everyone. Ayan, nabudol ako. Nabudol ako ng mga kasama ko na gawin ng video na to. Tatanungin daw nila ako. Hindi ko pa alam kung ano yung mga itatanong nila. Parang love advice. hindi ko alam kung nasa position ako to give that. So, bahala. Hindi ko kasi wala namang rules. Pero sa akin, kung meron siguro akong advice na ibibigay, laging long term yung iniisip. Bakit ka mag-waste ng time sa tao na hindi ka naman nakakakita ng future with? Mahirap itong maintindihan ng ibang mga bata kasi para sa kanila, ang bata pa naman namin para mag-asawa. Pero yung mga pagdadaanan nyo kasi, again, hindi mo na yun na-erase eh. Hindi mo na na-erase, bahagi na yon ng history mo. And lagi ko sinasabi, di ba, parang all the dots will connect. So, para sa akin yon, number one, lahat naman mag-fall in love for the first time. Pero how to conduct the relationship, dapat tinitingnan many years ahead. Pero siguro pinakamahalaga yung self-respect. Paano mo pinapangalagaan yung sarili mo in a relationship? Know when to say goodbye. Nung naging abogado kasi ako, I have been a witness to many abusive relationships. Parang yung abuse kasi paminsan nagsa-start small, nagsa-start early. Paminsan, parang hindi tinitingnan yung sign. So sa akin, kung boyfriend, girlfriend pa lang na hindi ka na nire-respeto, umayaw ka na, tumalikod ka na. Kasi lalala lang yan. Pangatlo, importante para sa akin yung, kasi di ba, ang iba tinatanong yung, ano ba mas importante sa iyo, looks o intellect? Sa akin, hindi yun eh. Pero sa akin yung values. Sinashare nyo ba yung values na, di ba? Kasi at the end of the day, that is what is the most important. Ano yung pinapaniwalaan nyo? Kasi you'll be able to surmount all the difficulties pag pareho yung paniniwala nyo. Mahirap yung pinipilit yung dahil ano ka lang, dahil in love ka lang. Nagiging, usually pag gano'n, nagiging blinded ka, di ba? Nagiging blinded ka by many things. Pero pag mas long term yung iniisip mo, siguro yun yung wake up call. Yung kanina nung sinabi ko yung values, eto yung paniniwala about, di ba, about a lot of things. Pero yung beliefs kasi, para sa akin, kahit iba yung political beliefs nyo, kung yung values nyo pareho pa din. Kasi halimbawa, paminsan kasi yung political beliefs can be preferences, di ba? Pero halimbawa, kung yung beliefs mo okay lang sa'yo magnanakaw, di ba? Parang okay lang sa'yo magnanakaw basta nabibigyan ako, mali na yun. Kung halimbawa sa akin, yung pagnanakaw sa akin, talagang no-no yun, mahirap na kayong mag-agree. Pero kung pareho naman yung values nyo, iba lang yung preferences nyo. Tingin ko okay lang yun. So pag sinabi kong values, eto talaga yung nasa loob. Hindi lang siya preference, pero ito yung paniniwala about yung pinaka-core na mga bagay. Mahirap yung long-distance relationship. Mahirap siya kasi una parang yung relationship na na-nurture siya sa na magkasama kayo. Ang gusto ko sabihin, you learn more about the other person because of the time you spend with them. So, syempre, pag magkalayo kayo, nababawasan yun. Ang gusto ko sabihin, pwede naman lalo ngayon na yung communication mas madali na, pwede naman yun na nurture. So talagang it would take a lot of love and trust not to be able to maintain a long-distance relationship. Kasi di ba, yung reality, you get exposed to so many people. Paminsan, mas madali yung change of heart kasi wala yung proximity. Tapos, mas nakakasama mo yung ibang tao.
Pero I've seen a lot of relationships na long distance na nag-work. So tingin ko yung ano lang talaga, yung love, yung trust, yung commitment. Yun yung pinakamahalaga. Pero hindi siya madali. Hindi siya madali. Parang hindi ko siya i-wish on anyone. Pero again, sabi ko nga, marami akong family, marami akong friends na naging maayos yung relationship despite the distance. Para sa akin, medyo delikado yung gustong-gustong magkaroon ng jowa. Pati, minsan yung gustong-gustong magkaroon ng jowa, parang nagsasettle para lang magkaroon. Hindi naman masama yung gustuin mong magkaroon. Pero sana hindi siya desperate level. Kasi ang mahirap nga magsettle na dahil gusto mo na. O halimbawa, ang iba na pe-pressure because of age, ang iba na pe-pressure because lahat sa grupo na lang meron na. Na parang kahit hindi kayo, parang hindi pa yon, akala mo oo na. At naniniwala din ako na parang pag na-meet mo yung the one, alam mo na kaagad. Kasi that was what happened with my husband. Parang within a few months after meeting him and spending time with him, parang sigurado na ako na ito yung gusto ko mapangasawa. So sa akin, parang naniniwala din ako sa tadhana na pag meant to be, parang the entire universe will conspire to make it happen. I think reality of life. Yung falling out of love. Ako tingin ko, ang makakatulong doon, yung acceptance that it happens. Yung acceptance na most of the time, hindi siya kasalanan ng kahit sino sa inyo. Pero dahil sa pagbabago ng circumstances, nangyayari talaga siya. And kaya ko sinasabi na mahalaga yung acceptance that it happens. Kasi siguro yun yung makakaalis ng bitterness from both parties. Parang yung bitterness from both parties na parang kasalanan mo, parang ako yung naging biktima. Tingin ko yung falling out of love is the most natural thing in the world. Kaya sinasabi ko na know when to say goodbye. Kasi hindi din nakakatulong na yung pinoprolong. Pag napapalitan kasi siya ng bitterness, parang instead of being grateful na nabigyan kayo ng pagkakataon to be together, kahit temporary, parang napapalitan siya ng sama ng loob, which is sad. Ako naniniwala ako na parang given time, you can be friends. Kasi after all, nag-spend naman kayo ng parang marami din kayo na share together. Ako tingin ko kasi sobrang lame. Sorry for the term. Noong mga nag-ghost, saka sobrang walang lakas ng loob, hindi courageous. Kasi sa akin, you owe it to the other person na sabihin mo na wag nang umasang. At ang gusto ko sabihin, tingin ko kasi mas madaling makaget over sa pain na sabihin na, di ba? Kasi pag ayaw mo na, there are ways of saying it. Pwede naman kasi hindi siya kasing harsh na ayoko na sa'yo. Pwedeng mga tingin ko, hindi na ito mag-work. Rather than, bigla ka na lang nawala. Na parang bula. Kasi, di ba, pinakamahirap for all of us yung hindi mo alam. Yung hindi mo alam, parang hintay ka ng hintay. Marami akong friends na dumaan sa ganun. And I think that's the worst thing that you can do on anyone. Pag ayaw mo, parang make it clear in no uncertain terms. Pero be kind. Tingin ko natural yung takot na. At tingin ko ang mas malala, yung hindi natatakot. Para hindi natututo sa mga lessons. Marami din ganyan. Na naloko na before, pero hindi pa din natuto at naloko ng paulit-ulit. Yun talaga yung ano. Again, sorry for the term. May mga kaibigan akong ganyan na parati ko sinasabi, sarap ng pukpukin. Diba? Ang gusto ka lang sabihin,
I think all of us go through heartbreaks. Iba-iba lang na form yung heartbreaks. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, paano natin hinandal yung heartbreak? And paano natin ginamit yung heartbreak to be a better person? Yung para sa akin, na-biktima ka once, huwag ka na magka-biktima ulit. Ako para sa akin talaga, how you bounce back is a true test of how parang is a true test of character. So sa atin, pag nagkamali tayo, let's make sure na hindi na ulit yung mangyayari. Ang mahirap siya. Yung first, siguro the entire time I was with Saligan, ako yung nag-handle ng cases on abused women. Mahirap siya kasi meron siyang parang psychological component. Paminsan, yung sinasabi ko kanina, ang sarap mong bukbukin, parang you can only say that. Dun sa mga kababaihan na hindi pa dumaan ng abuse. Pero pag dumaan na ng abuse, parang yung self-worth nababasag. Pag nabasag yung self-worth, parang nababawasan yung energy and the courage to fight back. So sa akin, kailangan talagang pinag-aaralan yung how to handle, kahit hindi ka abogado, pero yung may gusto kang tulungan, kailangan pinag-aaralan kasi parang marami siyang dimensions. Nakakatulong na yung society ngayon, mas mawas na yung stigma. So more women are coming out in the open. It was unlike before. Kasi dati parang grabe yung stigma na ayaw magsubong. So ngayon, I think mas empowered na ang karamihan ng kababaihan. Pero siguro yung mga tumutulong, mas dapat naiintindihan yung mas malalim na effects ng abuse, para nakakatulong ng maayos. Para sa akin, siguro yung pinaka-lesson din, kahit yung mga hindi pa nag-go through the any abuse, yung to exert every effort na kahit nasa relationship ka o halimbawa kahit married ka na, na hindi ka fully dependent on the other. Nakakatulong kasi siya sa pagpalakas ng self-worth. Halimbawa, merong mga kababaihan na hindi kailangan, parang pinili na mas tumutok sa mga bata para tapos hindi magtrabaho para matutukan yung mga bata. Okay din yun. Pero habang tumututok sa mga bata, maghanap ng paraan na parang maramdaman na hindi ako fully dependent on my husband. Kasi parang ang daming abuse na nangyayari na hinandal ko before. Yun yung pinag-uugatan, na tinitiis nila yung abuse because they feel that parang they can't live without the other, or hindi ko kayang bukayan yung mga anak ko because dependent ako sa asawa ko. So sa akin, parate siguro may conscious effort, pero siguro yung gobyerno dapat gumagawa siya ng mga programa para sa ganun, na parang mas mabuti preventive, hindi yung papasok kapag binubugbog na. Pero maghanap ng mga programa for women who are inside their homes taking care of the children. Paano ma-reinforce yung feeling of self-worth? Kasi importante siya. Importante siya para mas malakas yung loob ng babae to fight it. Ako kasi na parang nakita ko ito working with young people, lalo na nung nasa Office of the Vice President. Most of the time, nakakatulong na bigyan ng opportunities yung young people to realize their importance. Pag binigyan mo siyang pagkakataon na, halimbawa sa OVP noon, to work with communities. Kasi working with communities makes you realize na mahalaga ka. Mahalagang alagaan yung sarili. Pero paminsan kasi pag masyadong yung point of view lang sarili, parang akala mo nag-gumunaw na yung mundo para sa'yo. So para sa akin, dapat nag-exert tayo ng effort na magbigay ng maraming avenues para yung mga kabataan makita
yung sarili niya comparative sa iba. So pag nakikita niya yon, ma-realize niya na totoong may mga problema ako, pero some people have it more difficult than, I think, ang na-exacerbate kasi ito, social media. Kasi yung social media, parang ang interactions mo very superficial, di ba? Ang interactions mo very superficial na masyadong natatunnel sa sarili mo yung point of view mo. So, parati lang siguro mag-exert ng effort na ganun, na ipakita yung worth, kasi paminsan ang iba, ang tingin niya, ang liit-liit niya. Di ba? Ang tingin niya, ang liit-liit niya na hindi ako napapansin, na wala naman akong, parang wala naman akong halaga, na which is not true at all. Kasi pag binigyan ng opportunity to see the plight of others, makikita mo na kahit tingin ko wala akong matutulong, parang little effort for me, matutulong ako yung iba. So, ang laki ng worth ko. So tingin ko sa tayong mga nanonood na mas mga kaedad ko, yung obligasyon talaga natin is to create avenues for that. To create avenues where a lot of the young people who feel parang unnoticed or unrecognized will have the chance to see their worth.